Tiniyak ni U.S. Secretary of State Michael Pompeo ang malakas na alyansa ng Pilipinas at Amerika, partikular sa mutual defense at bilateral relations. Sinabi ito ni Pompeo sa pakikipagpulong niya kay Foreign Secretary Teddy Boy Loxin, kasama sa pinag-usapan ng dalawang bansa ang patuloy na suporta ng Amerika sa modernization program ng Armed Forces of the Philippines at sa War on Drugs. At dahil kaisa ng US ang Pilipinas sa seguridad, binigyang diin din ni Pompeo ang magiging responde ng United States sakaling maging agresibo ang China sa usapin ng West Philippine Sea. Naging tapat din siya ng sabihing banta sa soberanya at seguridad ng Pilipinas ang patuloy na pagtatayo ng mga infrastruktura sa nasabing karagatan. Any armed attack on Philippine forces, aircraft, or public vessels in the South China Sea would trigger mutual defense obligations under Article 4 of our mutual defense treaty. Sa pulong din, sinabi ni Loxin na hindi na kailangang i-review ang defense treaty ng dalawang bansa. Taliwas ito sa gustong mangyari ni Defense Secretary Delphine Lorenzana dahil luma na anya ito at hindi napapanahon. Ayon kasi sa DFA Secretary, ang importante lang naman ay ang commitment na ibinigay ni Pompeo at ni US President Donald Trump sa ating bansa. I believe in the old theory of deterrence. I'm an old man. I have been engaged in the Cold War for longer than you probably remember. But in vagueness lies the best deterrence. We're very confident that the United States has, in the words of Secretary Pompeo and the words of President Trump to our president, we have your back. Samantala, naging daan din sa DFA ang pagbisita ng US Secretary para pasalamatan ng Amerika sa pagbalik ng mga balanghiga bells. Sa hiwalay naman na oras, nakipagpulong din si Pompeo sa mga business leaders para mapag-usapan ang pagpapalago ng economic partnership sa pagitan ng US at Pilipinas. Kagabi pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagsalubong kay Pompeo sa Villamor Air Base sa Pasay. Agad namang nagsagawa ng closed-door meeting ang dalawa na sumentro rin sa kooperasyon sa bilateral and regional security issues at paglaban sa terorismo. Sa tweet, sinabi pa ni Pompeo na naging produktibo ang pag-uusap nila ng Pangulo. Jamie De La Rosa, Newslight.